Pasigenyo, magandang araw. Nandito pa rin tayo sa Pasig City Hall at katatapos lamang po ng regular session. At kanina po ay naaprubahan na sa third reading ang isa sa mga panukala o ordinansa na kaugnay sa isang veterinary code na pinanukala naman po ni Councilor Eric Gonzalez, ang chair ng Committee on Health, Sanitation and Nutrition. At ngayon ay kasama natin siya dahil meron siyang good news para sa mga pet owners o sa mga may alagang hayop na Pasigenyo. At tatanungin po natin siya tungkol dito para ma-expound yung detalye tungkol dito sa kanyang ordinansang inyakda. Yes. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko lang ipaalam po na na-approve on third reading yung amendment doon sa veterinary code natin. Expound ko lang po. No, sa good news po ito, sobrang good news po sa karamihan ng Pasigenyo kasi halos lahat naman tayo may alagang hayop, may pets, no? Ngayon kanina po, no, inihain natin, no, itong amendment po dito. Sinasabi po na kasama po sa veterinary code ng Pasig na lalagyan lahat ng mga alaga natin ng RFID microchips. Ano itong microchips na ito? Ito po ay ilalagay sa likod ng ating mga alagang hayop for identification, no? Kasi halimbawa, may nakita kang aso diyan, maganda. Hindi mo alam ngayon kung kanino. I-scan mo lang 'yan. Bawat barangay bibigyan ng scanner. I-scan natin itong hayop na ito, lalabas na doon sino may-ari, kailan na bakunahan at anong mga bakuna yung mga nailagay at yung mga ganitong magagandang mga information na kailangan natin makita kasi di ba alarming na rin yung dinudulot ng rabies, no, dito by putting microchips RFID sa ating mga hayop, itong mga bagay nito ay mapapadali at ma-monitor natin. At hindi kailangan, di ba, minsan nadodoble na pala, na-vaccinan this year, kasama next year pa na, dapat, kasama lahat. Record. Oo. At maganda sa araw na to, included po kasi sa vet code natin, itong ordinansang ito, itong panukala na to. Pero may nakasulat po doon na amount, no, mga 300 pesos po yun nakasulat doon na nagagastosin ng mga pet owners. Paano na lang kung apat yung alaga ko, lima yung alaga ko, bah, that's something, 5 times 300, so 1.5 na agad. Uh-huh. Oobligahin mo yung Pasigenyo, no, yung na magkaganito, mga hindi magiging successful. Sa araw na to, ipinasa natin na amendahan or baguhin or itama, no, yung ordinansang ito. Sa tulong po ito ng ating city vet, no, si Dr. Emma Sanchez, no, sila po yung nag-ano nito na gawin ng libre, no, libre po ito para sa lahat ng Pasigenyo. At ang maganda rito, ano eh, no, may encourage natin lahat na talagang, no, mag-avail nito kasi kung may bayad siya baka maging hesitant yung ibang kababayan natin, no. So sa pag-amend natin sa umagang ito, gagawin na pong libre itong paglalagay ng RFID microchips at magkakaroon po ng launching sa September 2, no, yung initial stage, and hopefully the soon as possible ma-implement na po ito sa bawat barangay. Question, no? Lang po. Yes. So yung mga lost dogs, kasi recently meron nang nag-message sa page na nawawala yung aso niya. Mm-hmm. Kung may microchip ito, aso niya ito, mabilis mahahanap kung may makakita at kikita. Yes, yes. Oo. I-equip natin, kasama dito, i-equip ang bawat barangay, no, sa city health office siguro ng barangay o sa ano ba tawag doon, health center, meron din sa barangay na scanner. Yes. Pag itong scanner, itinapat mo doon sa alagang hayop, basta alam naman natin kung saan ilalagay, doon, itinapat mo doon, lalabas na lahat yung mga information na to at mas magiging madali. Sino may-ari, kailan huling binakunahan, may bakuna na ba sa rabies, at yung mga bagay pong yun yung nakapaloob dito. Sa umagang ito, para sa kaalaman po ng ating mga kapwa Pasigenyo, ginawa na po nating libre, no, itong microchipping. Last na po, cats and dogs for the meantime. Yes, na po cats na. And dogs. Okay, yeah. Sige po. And then, buong barangay, 30 barangays. Eventually, maano na natin. Yun po yung target natin. At naisama na rin po namin ito sa budget namin for the coming years. Itong
paglalagay ng RFID microchip sa ating mga alagang hayop. Thank you so much. Thank you rin. Salamat po. Salamat. Thank you. Thank you. At iyan nga po si Concejal Eric Gonzalez at kanyang ibinanggit in detail, idinitalye po niya sa atin kung ano yung nilalaman nitong amendment noong ordinansang number 35 series 2020 o yung City of Pasig Veterinary Code at iyan ay ang paglalagay ng microchip o tinatawag na RFID sa mga alagang pusa at aso nang libre po dito sa lungsod ng Pasig. Approved na po itong ordinansa ito sa third reading at makakaroon ng launching sa darating na Setyembre. At ang kagandahan nito kung halimbawa may nawala kayong alagang aso o pusa ay madaling mahahanap dahil i-equip ang mga barangay ng scanner kung sakaling meron sila makita ang aso o pusa. Isa-scan lang nila yon, malalaman nila kung sino ang may-ari. At maliban pa po dito, yung pinakamagandang parte ay libre po ito para sa mga Pasigenyo. Just recently, meron po nagpadala sa atin na nawawala yung kanyang alagang aso. So, para sa mga ganung sitwasyon, mas magiging madali po ito para sa mga pet lovers, mga pusa at aso muna po. At ito ay sa tulong ng City Veterinary Office. At mula po dito sa Pasig City Hall, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.